kapag mag dumalaw yung talaga member dito. Oo. Tatlong pirasong bato lang nila. Ayun ang pinaka ano nila. Walang hindi sila nag ayun, hindi sila naglalagay ng bulaklak. Hindi po, at saka kandila wala. Hello guys, andito ako ngayon sa Jewish Cemetery dito sa Manila North Cemetery. Ito guys yung ano, yung Jewish Cemetery dito. Ito ay napaka-historical din kasi yung mga Jewish, may mga Jewish na dito tumuloy sa Pilipinas dahil nga nagkaroon ng problema sa Germany nung panahon nila. Nagkaroon ng problema. So nangyari, sila yung mga refugees na mga tumakas doon sa kaguluhan sa kanilang lugar. Kaya ang dami nila rito noong time na yun, ang presidente natin eh si Manuel Quezon. Tinanggap sila rito ni President Manuel Quezon dahil kahit alam niyang baka magka-problema siya sa doon sa Germany noon, eh tinanggap niya pa rin kasi naniniwala siya doon sa sanctity of life. Kaya tinanggap niya yung mga tao. Si Kuya Charlie, siya yung caretaker dito sa Jewish Cemetery. Hi, Kuya. Hi. Oo. Hi, Kuya. Tanong ko lang, Kuya. Pero kailan ka pa nag-start na mag, ano rito, mag-alaga? Mga 2001. Di matagal-tagal na. Almost 20 years. Pero matagal ka ng caretaker dito sa Manila North. Mula kailan? Yun. Yun yung umpisa. Wala kayo naalagaan sa labas? Meron. Yan, marami. Pero saan ka nakatira? Dito rin po. May authorization ako sa mayari. Pero, Kuya, kasi, syempre, sila iba paniniwala nila, di ba? Paano sila kung halimbawang namatay, di ba, katulad ng Muslim? Ang Muslim kasi hindi iniimbalsamuhan. Meron namang mga sinusunog basta. Kung ano-ano, iba-iba yung paniniwala nila. Pero yung mga Jewish, ano yung kanilang ginagawa pag namatay na yung kanilang mga mahal sa buhay? Halimbawa, namatay sa ngayong araw. Mm-hmm. Pag kinumagaan, ibibigay rin kaagad. Pero iniimbalsa mo? Hindi na. Ano ginagawa? Yun, pag nalagay, nadalhin sa, ano, sa coronaria. Oo, tapos? Papalinis lang nila. Saka ilalagay na sa, yung kahon lang. Oo. Pero hindi na nila pinipreserve o pinipreserve pa na nila? Ah, hindi na. Iba na yung galing sa ibang bansa. Okay. So, gagawin nila, pagkakuha dun sa bahay kung saan namatay, kukunin na, dadalhin sa funeraria, tapos lalagay nila sa kahon. Hindi nila iniimbalsamuhan. Hindi. Tapos, kinabukasan, kailangan mailibing din. Kasi, babaho eh, no? Oo. Paano kung halimbawang Sabado o Linggo? May permit ba yon pag nilibing dito? Oo. Paano kung halimbawa, Biyernes ng gabing namatay, kailangan ilibing na ng Sabado, di ba? May permit din ako. Sa City Hall? Dito na lang sa opisina. Dyan na lang? So, meron tumatao dyan sa opisina? May authorization galing sa Jewish. So, ganun pala yun. Basta't may ano, kahit wala ng permit sa, ano, sa Manila yung, City Hall. Yung permit na yun, dito, sila nang tumatawag na lang. Okay, para mailibing naman agad. Yun, ganun pala yun. Oo. Kasi talaga iba yung pananiwala natin sa kanila, no? Oo. Tapos pagkatapos noon, bawang ililibing na, paano ang gagawin? Magpapaw kayo ng mga 7 feet ang lalim. Mm-hmm. Bago po yun, ano, ipapatong muna dito. Mm-hmm. Saka nadasalan po, ano, po nila. Tapos, dito ni pinapatong? Dito po. Ayun. Tapos, anong? Yun na, kapag yung natapos na yung ano, dadali na dun. Ililibing na nila. Okay. Saka o ilalaglag namin yung matawal. Oo. Bali, apat kami. Ito. Nilalagyan ng tali muna. Ayun. Tapos yung halimbawa po na sa loob na ng ano, yung mga pamilya o nung ano, sila mismo yung mga dyan. Nagano? Nagtatabon. Yung pinapala nila. Oo. Sila yung unang naglalagay ng lupa. Pero ano lang, mga tagkatatlo. Ano yung ritual nila yon? Parang yun ang pinakangano nila. Lahat yun. Mm-hmm. Tapos ngayon, kami na magtutuloy nun. Basta makukuno ng ganyan. Pero sila ba dito, merong sinusunod na katulad sa atin, yung All Souls Day, ganyan. Meron ba silang gano'n na dinadalaw nila regular? Yearly? Wala. Ang ano lang nila, yung mga may pamilyang Pilipino. Mm-mm. Yung birthday, kaya kamataya. Tsaka nila dinadalaw. Pero sa ngayon, kasi parang puno na rin to, meron pa bang space para dito? Yung pinagtanggalan ng pag-order room,
yung pinatag doon. Kung mga dalawang po meron po. Ah, anong pagoda? Ay, dalawa. Labing dalawa. Ayun. Anong pagoda? Ano ba yung pagoda? Yung pinagtirika nung lapid ng mga namatay na. Oh, ay, yung mga naunang namatay. So, iba lang yun, dahil tinubuan ng rapilis. Ah, okay. Tapos so, tinanggal. Oh, pinapatag na lang ng presidente. Ganun pala. Mga labing dalawa. Pero sila ba dito, kuya, yung mga namatayan na yan eh, hinuhukay ba sila ulit o hindi na? Kasi diba sa atin, pag wala nang mapaglagyan, tatanggalin, ilalagay sa isang lugar yung buto, na puro buto sama-sama. Bawa kahit apartment ba, pero ano, dito ba ganun din? Iba po. Wala na, hindi na gagalaw. Ay, hindi na hinuhukay ulit. Kaya po, kung halimbawa, mga dalawa yung living sa isang butas, mga, ano, yun, 15 feet ang lali. Mm-hmm. Tapos, kapag natabunan yung kalate, ilalate. Ngayon, kapag yung may papatong, pwede nyo pa rin. Pero yung dating nakalibing, hindi na. Kumbaga, hindi na inaabala. Oh, doon na. Kaya pala, no, kaya maraming nakalibing bawal dito. Bawal sa kanila. Bawal nga sa kanilang inaapakan yung mga. Oo, yung pinakaibabaw. At saka kapag magdumalaw, yung talaga member dito. Oo. Tatlong pirasong bato lang nila. Ayun ang pinaka, ano nila. Walang hindi bulaklak. Sila nag, ayun, hindi sila naglalagay ng bulaklak. Hindi po, at saka kandila wala. Ah, so bato lang talaga. Oo. Ay, but ano daw ang dahilan, bakit bato? Yun ang pinaka ano lang nila. Yung talagang member sa. Oo. Ano yun, kumbaga parang symbol na dumalaw sila, ganyan? Oo. Kung baga sa atin, kandila lang itinitirik natin sa kabulak sila. Uh-oh. Yun lang. Pero napansin ko kasi walang mga bato. Yung mga nicho, yan. Wala naman siyang bato. Ano ba yan, tinanggal o walang dumadalaw? Wala po. Ah, wala. Bakit kaya? Yung may dumadalaw lang po, halimbawa, kung ilang years na hindi nakadalaw, kapag pumunta sila, kailangan may ilalagay sila. Ayun. Pero yung bang batong nilalagay, special na bato? Hindi, yung mga buhay lang. Ah, puti. May puti, may black. Ayun. Kumbaga, medyo special din, hindi yung kung saang bato lang. Hindi yung basta lang batong iskombro, hindi. Ayun. So, talagang kumbaga special din, kahit bato lang yun, pero special. Lang yung mga batong makikinis. Yung ganon. Kaya pala, no. Pero, yun nga, dito ba, kuya, sa cemetery na to, yung mga Jewish ba, lagi silang naglilibing dito, nakatulad sa atin, o bihira lang silang mga maglibing? Lang sa loob ng isang taon, kuminsan na nasa 6 beses. Sa loob ng isang taon? Okay. Ano yun, mga matatanda o mga bata, halo-halo? Puro matatanda. Saka walang babaeng nililibing? Puro lalaki. Dito? Oo, member lang mismo. Ay, ganun. So, ibig sabihin, kung member, may mga Jewish din na hindi miyembro. Hindi, ang ibig kong sabihin po, yung Jewish lang mismo nililibing. Tapos, kung nakapangasawang Pilipina, hindi. Hindi pwede. Ah, okay. Yun ang hindi po pwede, kasi Jewish lang nga, yun. Yun. Eh, tapos, paano pag kayo, halimbawa, anak nila? Halimbawa, anak niya sa Pilipina, hindi rin pwede? Basta ang Jewish yun. Yung halimbawa, pwede nilibing dito. Basta't puro. Oo. Eh, paano kung katulad nun, yung bata, medyo mistisuhin siya, hindi siya pwede. Ang asawa, Pilipina. Oo. Pwede na rin yun ipalibing sa, kung mayroon paglibing. Pero dito talaga, strictly, hindi pwede rito. Ayun. Wala ganun. Sa po yung member lang. Oo. So, yung mga miyembro na yun, sila ba yung mga dati pa, o may mga bago sa ngayon? Yung mga dating, ano yun, kasapi. Oo. Mga dating ano, tapos mayroon ng member. Yung ganun na rin, yung kapag namatay, pwedeng ilibing dito. Ganun pala yun. Iba talaga yung ano nila, no? Kung yung lang yung asawa, di ba, Pilipina naman. Oo. Hindi pwede dito. Oo. Iba talaga, no? Yung sa kanila, tsaka yun sa atin, ano? Parang... Yung nandun kay Mesisan. Oo. Pero nilalabag nga niya, eh. Oo. Dahil nag-ano siyang bulaklak. Ang daming bulaklak. Ngayon taon lang ito wala. Ah, so bali, ang asawa niya, yung Jewish. Tapos siya Pilipina. Oh. Okay. So, dahil since Pilipina siya, kaya yung Filipino culture yung ginagawa niya. Naglalagay siyang kandila. Ayun. Ayun pala yun. O guys, kasi ito, kung makikita nyo, ayan, medyo, sa atin kasi hindi karaniwang ganito, kaya parang medyo creepy yung itsura, kasi ito parang pang ano eh, pang European yung style
ng sementeryo na ito. Kaya medyo parang kakaiba yung lugar. Hindi naman ano, kundi ayan, makikita lang natin talaga na iba kasi sa atin, eh ano, Enicho tsaka Musuleyo. Tapos sa kanila ganito, yung mga, ganito yung mga nicho. Yan. Iba talaga. Hindi, pero pag nilinis yan, syempre, magiging malinaw na rin naman. No, iskubahin lang doon ni Kuya. Magiging malinis na. Dito sa, guys, sa lugar na ito, maraming mga damo. Dito medyo maganda kasi pantay-pantay siya. Tsaka yan eh, mga halaman. Pero dun sa harap, medyo iba-iba yung korte. Merong mataas, merong mababa na lugar. Pero Kuya, yun yung napansin ko na medyo maluwag yung lote na yaan. So dito tinanggal yung sinasabi mong pagoda? Ayun, oo, ito nga. So ito, kaya din tinanggal to, ano yan, para mapaglagyan, mapag-anohan pa rin. Mapaglagyan, kasi kukunti na, no? Ito, Kuya, ba't ganito ito? Dito, may semento yan. Ah, may patay din dito? Hindi, oo, matagal na yan, hindi pa nagagawa. Okay, ganito. Bakit? Ano dahilan? Hindi, dumadala pa yung pamilya. Pamilya kasi ang nagpupunta sa opisina para magawa. Ayun, so ito, guys, kaya lang may botong ganyan, para lang, parang pinakatanda na merong patay dito. Oo. Yan. Sa ilalim. Okay. Pero hindi sila magkamag-anak? Hindi. Magka-member. Ah, membro lang. So, dito, labing dalawa pa pala yung pwedeng mailagay dito na patay. Ibang-iba, dun sa ating mga Pilipino, kung paano tayo mag-practice nung ating sa mga namatay natin, ibang-iba sa kanila. Kasi yun nga, sa atin, ini-embalm. Tapos sa kanila naman, hindi ini-embalm. Ayun. So, may mga pagkakaiba talaga. Pero, baga ito eh, medyo kakaiba. Kasi karaniwan sa atin, Memorial Park. Ito, nandito siya sa Manila North Cemetery. Siguro dahil nung time na yun, ito lang yung available talagang sementeryo para sa lahat. Kaya napaka-historical nitong Manila North Cemetery. Okay guys, sana po nagustuhan nyo itong vlog kong ito. And please like and subscribe to my channel. Salamat po.